So guys, ito yung araw na kukunin ko na yung pinagawa ko, yung kotse, yung service ko. So titingnan ko muna bago ko pandarin, check ko muna lahat kung okay ba siya. So tara, silipin natin yung pinagawa natin kasi umalog-alog yung ano ng makina. Yung gulong niya nagwiwigil, maluwag. So titingnan natin kung nabago ba yung mga in-expect ko na mababago. Okay guys, simulan ko rito sa ano, sa ibabaw kasi ito dati may bitak to. So ito ngayon bago na siya ngayon. Bagong-bagong palit siya. Same time ito rin yung engine support niya. Pati yung rubber niya bago din. So pati yung dito niya linisan din, bago din. So silipin natin sa baba kasi nawigil nga itong gulong. So ayun, nakita natin bago na siya. So bago na ito. Bago na rin tong rod. Ito bago na rin siya. So ito bago na rin. So yan yung problema natin dati. So tingnan natin sa kabila. I think sa kabila ayan. Okay na rin sa left side, okay na rin, bago rin. So nagawa nga yung gusto natin pagawa. So yung ano naman, maganda naman yung langis niya. Yung engine oil niya okay naman na. Carburetor niya, yung handle niya smooth naman. May vibrate pero I think okay yan. Normal lang na vibrate. So okay lahat. Carburetor niya okay. Yung reserve coolant niya okay. Yung mga belt niya okay naman po eh. So mahigpit naman siya. So susunod natin at check natin yung aircon kung gumagana ba. So ayan, titignan natin yung aircon natin kung gumagana guys. Number 1 natin. So ayan, gumagana naman siya. Okay naman yung aircon natin, naka number 1 siya. So yun, walang dito sa loob, okay lang, walang nabago. Sa backside din okay lang din naman siya, walang naman nabago. So tingnan ko kung maganda yung takbo niya pag pinatakbo siya kasi nagawa na yung ano natin sa ilalim. So ayan guys, ito dati na to eh, wala lang paraan dito para ano, kailangan to tanggalin na lang. Ano na talaga siya. Kumbaga sa ano eh, graduate na siya. Dilapidated na. So sasara natin yung makina. Yun. So okay, maganda yung tunog niya, maganda yung ano niya. Patatakbuhin natin ngayon kung maganda ba yung ano na nang align na ng gulong niya. So ayan guys. Tatry natin patakbuhin ano. Tingnan natin kung maganda na ba siya talaga. Trust that, dude.
sa Ipiro natin, napakalayo. So yun guys, at chinek ko na lahat, ano, yung baba, yung makina, yung langis niya, yung compartment, okay naman, ganun pa rin. Dito sa loob, okay naman, gumagana naman yung aircon, okay naman, maganda na yung novela, maganda na siya pihitin. So siguro, maganda na ibiyahe ito kahit mga long distance. So yun guys, mamaya, samahan nyo ako sa aking kung saan man ako dalhin ng novela, no? Eh, in-update ko lang kayo kasi isang buwan din na wala tayong service, puro lakad-lakad tayo. So yan guys, at ito palang ano, service ko ay ano to, Tida, Nissan Tida, titingnan Nissan Tida siya, ang model niya ay 2011 model. So yun guys, samahan nyo ako mamaya uli pag kung saan ako mag-ikot-ikot para ma-road test ko itong aking bagong repair na service. Okay, maraming salamat guys, chichun lang kayo. Okay guys, bumalik ako rito sa atelier kasi hindi ako nasayahan doon sa ano, may nararamdaman ako na tunog, may gulong niya, parang pinipigilan siya. So binalik ko rito ngayon sa talyer para ipacheck ulit yung, siguro sabi ng mekaniko baka yung disc brake niya tsaka yung disc brake niya tsaka yung disc brake pad niya, yung kumiklit ay naglalak, so hindi naglalaro, so kaya pinapagawa ko ngayon. So nandito tayo ngayon, pero sabi niya saglit lang daw. So guys, ganun lang kasi mahirap yung nasa kalsada ka, medyo may nararamdaman kasi sasakyan, kaya dinala ko rito sa Tiger. So inaayos nila ngayon, tingnan natin kung ano yung magiging ano niya. Kasi sinama ko siya para magmaniho at naramdaman niya, sabi niya ano nga, may problema nga. So yan guys, inaano niya ngayon, ang ginagawa niya ng paraan para maibalik yung normal na takbo niya, hindi siya magpipigil. So, saglit lang kasi ano lang daw yan, baka yung spring lang daw naipit, so hindi naglaro. Tingnan natin. So, maraming sakyan dito na naka ano, maraming sakyan dito na naka tingga. Kailangan natin so, kasi sigurista kasi ako pag pagmamaniho, sigurista ako. Kaya siyempre safety natin na kailangan, di ba? Kailangan natin na safety tayo, safety yung sasakyan natin. No, okay. Okay guys, ito na, nagawa na natin yung ano natin, yung maingay sa ating makina. So susubukan ko ngayon kung maganda na ba yung takbo niya, wala na ba siyang ingay. So nandito na naman tayo sa kalsada ngayon, nakuha na natin yung ating service. Ayan. So naramdaman ko medyo okay na siya, parang wala na, tahimik na siya. So mahirap din kasi mag drive pero tatry ko pa ngayon na patakbuhin ng medyo mas mabilis-bilis. So papakita ko sa inyo kung paano ko siya ihataw ngayon. Ihataw ko ng medyo mabilis ng konti.
Ayun, simulan na natin ang paghataw kung wala na ba talaga yung ingay. So, pakiramdam ko wala lang ingay. Yung alignment niya okay na rin, guys. So, pwede na to pang malayuan. Ayan o, tumatakbo tayo ng 80 to, ayan, pa 100 na siya. May vibrate siya na konti pero normal lang po yun. Kasi ano na siya eh, siyempre luma na to. Medyo may pagkalumaan na rin na Nissan. Ayan guys, maganda na yung takbo niya. So nagbabaybay na tayo, pauwi na naman sa ating pupuntahan. Iangat natin ng konti ang ating camera. So yan guys, ang dinadala ko ngayon ay Nissan Tida na mga engine support na mga goma, at the same time pati yung bearing nung gulong niya, front wheel niya ayos na rin. So I hope na dadalhin tayo sa maganda nito sa daan at hindi na siya magluloko sa daan. So ayun po, at try natin, no? Try pa natin na medyo malayo-layo pa yung lalakbayin natin. So ano lang kayo diyan. Stay tuned lang kayo. Nandito ako ngayon sa may industrial area, sa military roundabout na tinatawag. Kailangan lang natin ng gasolina. Empty na yung ano ko eh, empty na yung aking fuel gauge, nagwa-warning na siya ng yellow. Wala lang ingay niya, yung ingay na lang niya, yung vibrate na lang ng ano, ng makina, which is normal na kasi ano na siya, medyo may pagkalumaan na siya na makina. Kalumaan na ng model, matagal na rin sa kalsada itong sakyan na to. So ayan guys, oh, pinabaybay na natin dito sa industrial area. I hope na mapakinabangan natin ito ng medyo matagal-tagal ng konti bago ano, bago magkaroon uli ng problema, no? Kasi totoo lang, ito naman ay sasakyan ng kumpanya, libre naman ng sila naman ng ano, pero siyempre pag may sira, ang driver lagi ang may sisi. Eh porque pinabayaan daw kung ano-anong pinagsasabi nila. Tinatanggap na lang natin yun kasi ay kipagtalo ka, wala rin naman mangyayari. Diba, nakaka-dismaya minsan, no? Yung mga salita na binibitawan nila, lalo na yung mga in-charge sa pagpapagawa nito, eh hindi naman ito ginagamit ng pang sarili, ginagamit ito para sa trabaho eh. Diba? Eh kung ganun pala na hindi nila gusto na masira to, eh dapat eh nakaparada lang to, di ba? Kinukumutan, no? Kinukulambuan nila. Ganun na lang talaga, bilang isang empleyado, tanggap na natin na tayo ay isan ay namumura pa nga tayo. Kasi nasasagot din natin sila ng hindi maganda kasi nga sa mga sinasabi nila. Pero siyempre binibitawan lang din naman natin yung mga opinion natin kasi hindi naman natin to ginagamit na. Siyempre sino bang driver ang hindi mag-iingat sa kanyang ano, sarili? Siyempre iingatan niya yung sarili niya na hindi magkaroon ng problema. Aba, eh, mahirap dito sa ibang bansa na magkaroon ka ng problema. Nakasagi ka, nakabangga ka, malaking abala yan. Kahit naman sa Pilipinas eh, malaking abala yan na, di ba mga boss, gagawa ka ng report mo, yung paano ipapagawa yan, kung walang insurance, paano na yan. Aba, kahit na sabi na may insurance, abala yan. Eh, siyempre, sino bang driver na gusto na magbayad ka dyan, na nagasgasan ka, nabangga ka? Sino bang driver ang gustong kaltasan ng sweldo? Di ba? Hindi.
iniingatan natin yan, pero mayroon talagang pagkakataon na nawawala yung quality ng sasakyan dahil araw-araw ginagamit. Siyempre, sa araw-araw maghapon ginagamit, nagagasgas na nagagasgas, kalaunan, masisira. Parang buhay lang din yan eh. Diba? Parang love life lang din yan. Minsan, ang ganda-ganda ng samahan ninyo eh. Pero, mamukat-mukat mo eh. Kunting away lang, nagkaano kayo. Nagkahiwalay kayo, diba? Bugot pa, mor. Okay guys, at dadalhin ko kayo sa gasoline station. Dito sa Orbital Road, gasoline station. Sa kung familiar kayo ng Doha, yung mga taga Doha dyan, taga Qatar dyan, nandito ako sa industrial. Malapit na ako sa ito'y Street 52. Malapit sa Orbital. So malapit na rin ako sa gasoline station. Magpapagas tayo dahil warning na yung ano natin. Ang gasoline gauge natin ay may warning na. So lang po, abang-abang lang po kayo sa mga vlog ko about sa mga tutorials ko sa machine ko na ino-operate at the same time sa travel-travel ko rito sa Qatar. Kung nagugustuhan nyo po guys, pakiparangawan nyo na, pakisubscribe naman at pakilike na share ng aking YouTube channel. Baka sakaling ma-monetize. Yan. Baka sakaling ma-monetize yung channel ko, malaking tulong na rin po yan sa akin. Tatanawin ko po yan na isang utang na loob sa inyo guys. Basta kung ano po yung katanungan nyo na maaari nyong i-suggest, comment lang po kayo dyan sa comment section. Kung ano pa po yung gusto nyong i-vlog ko rito na pwede kong kaya kong gawin, ay ba-vlog po natin yan. So ayan o, 80 ang takbo natin, 80 yan o. Wala nang sounds, wala na siyang naririnig na kung ano-ano, wala na. So meaning condition na talaga siya. So yan, 100 na tayo. 100 na yung speed natin. Pero wala tayong naririnig. Yung novela, wala siyang kabig. Hindi katulad dati, may kabig siya. Pero ngayon wala, 100 na siya. Walang kabig yan. 105. Hanggang doon lang muna tayo, 105, kasi pakikiramdaman pa natin. Ayan, unahan ko, disyerto pa yan, dinidevelop pa. Mag-u-turn tayo para sa gasoline station. Kasi nga pala, pag mga company owned car, pag may-ari ng kumpanya ng sasakyan, katulad to, pa-service, ito ay ano, online ang gasolina. Wala tayong binabayaran dito, kundi online lang yan. Alam na nila doon sa opisina kung nagpagas ka, kung magkano, anong oras, saan gasoline station. Automatic na yun. Basta sasabihin mo lang sa gasoline boy na online, anong gas ba yan, unleaded ba o premium or diesel. Yun lang ang sasabihin mo. Tapos ayos na, ipu-full tank yan. Automatic, full tank yan. Tapos malalaman na yan doon sa opisina, kasi mag notification naman yan doon sa ano nila, sa opisina. So alam nila kung kailan ka, anong oras ka, anong petsa ka ng paggasolina, ilang araw mo yung makukonsume ng gasolina mo na yon. So yung guys, nandito na tayo sa gasoline station. Ito yung dito sa Orbital, sa 52, malapit sa Milaha. Ang pangalan ng gasoline station dito ay Wukod petrol station. So yan, pipila na tayo dito kasi pila-pila rin kasi yung mga nagpapagas dito. So kailangan natin pumila para naman sa ganun ay
Sunod-sunod tayo dyan. Dyan. Medyo mababa yung pila. Ilang sakyan? Apat. Apat, tatlo. May nakapila. So, pila-pila lang kung may time, no? Guys. Tapos tayo. Makasingit tayo rito. So, paparinig natin sa inyo kung paano mag-order ng ano. mag-order o magpagas. Magpagas pala kung magpapaano magpagas, hindi mag-order. Adi online, Adi online. Yeah. So, yun ang order natin. And then, tingnan nyo yung nasa unahan. Mayroon siyang mali yung position niya ng sasakyan niya. Kasi yung gasoline tank niya, yung gasoline tank cover niya ay nandito sa kaliwa. Actually, dapat nandito yan sa kanan. Pero ganun pa, malabot naman ng ano, ng hose nila. So, okay lang. Pero pag hindi abot yan, paikutin yan sila. Pero kung ako kasi ayoko nang gano'n na mali yung position. So yung tangki ko, nasa kanan ko. So tama po yung position yan, malapit. Tsaka hindi na lalapat yung hose sa likod ng sasakyan. Tingnan mo yan, lumalapat o. May tendency na yung kotse mo, magasgasan. At tsaka yung ano ng tangki mo, yung tinan mo yung hawak ng ano gasoline boy, yung ano ng tangke mo, yung bunganga ng tangke mo minsan nayuyupi or na ano kasi nasusungalngal kasi nung ano kasi nababatak yung hose, so nasusungalngal yung ano ng bunganga ng gasoline tank mo. At the same time minsan magagasgasan siya. Tingnan mo yan, no? tumatama yung hose sa body ng sasakyan. Yan ang iwaingatan nyo, guys. Huwag kayong puposisyon na ganyan. Iwasan nyo yan kung maaari lang. Kasi magagasgasan yung sasakyan nyo, eh. Okay lang kung luma lang yung sasakyan nyo, pero pag medyo bago-bago pa, eh, sayang naman. Minsan kasi yung hose buhangin, yung sasakyan niya mabuhangin, tapos pag nahagura ng hose, nagagasgas po yan. So pag palaging ganun lang ginagawa ninyo, ay may tendency na yung sasakyan, yung tataka kayo, bakit may gasgas to? Siguro ginasgasan ng kapitbahay o sa parking. Pero hindi nyo alam, sa pagpagas nyo, nagkakaroon ng gasgas yung sasakyan ninyo. Kaya yan po yung iwasan nyo. Dapat kung nasaan yung hose, nasaan yung tanki ng gasolina, ay doon po naka-position yung inyong tanki ng gasolina. Doon nakabungad yung tanki ng gasolina. Gasoline cover ninyo ay dapat nandoon sa may malapit sa may hose, hindi naka-opposite. Pangit po yun, naka-opposite yung ano nyo. So ito, pauwi na tayo. Hataw natin uli. 80. Yan po, 80. Orbital road na po ito. Along 52 area, Milaha, and then going to Alwaka Road, 100, takbo natin, so hanggang 110, 105 lang tayo.
maganda. Magandang ano natin. May vibrate lang ng konti. May cabbage siyang konti. Pero normal lang. Normal lang kasi. Depende pa rin sa kalsada eh. Okay guys, dito na lamang at bumabay na tayo ng Alwakra Road. Diyan kakaanan tayo. Bye bye, huwag kalimutan mag-like and subscribe sa aking channel Papa Top TV kung hindi pa kayo isa sa mga boss at ma'am ko rito, ate kuya, paki-like na lang po at subscribe, parang awa nyo na po. Salamat, God bless, ingat po kayong lahat.